special ng Kufra special ang Evos Legends. Pero to ah, gusto ko din lang banggitin. Binani Evos Legends kasi ang Popolin Kupa, in which case nagiging nagkakaroon sila ng match-up kadalasan. Totoo. Joyhead versus Kufra. Minsan magte-thank you pa sa iyo yung Kufra pag binato mo pabalik sa trope. Totoo. Ay, eto na naman si LJ oh. LJ special oh. Naku, yung Joyhead. Naku. Grabe, umiikot ng todo. Kaila, gusto talaga nilang kunin yung purple dong. Gusto talaga manggamol. Oo. Pero the LJ ikot. Kanina, di ba ginagawa yun, eh, no? Oo, pero alam mo, medyo mahihirapan na execution this time around my gene. Kasi kahit yung kanina, nung nagagawa nila yun, at the very least, confident sila na kaya nilang i-hold yung game up to the late game. Ngayon, hindi farm-dependent kasi, hindi lang farm-dependent, stats-dependent pa ang execution. And same time, kailangan din, gutom din sa farm si Kera sa gold lane. So as much as possible, LJ? Hindi ka dapat basta-basta nakukuha ng farm. Pero ito, si LJ, nabadrip na si X. Sabi niya, guys, patay na natin. Kanina ka pa, wala naman siyang Estes na kasama. Hindi kagaya nung Pakito kanina. So, looking rotation para sa Evos. Kasi nakakuha ng libreng kill and assist ang X. Eto, Max, getting that. And yeah, so ngayon, hindi pwedeng mang-gangster si kaibigang LJ kasi medyo lugi na siya sa levels. Gusto ko sabihin sa iyo, Manjin. Ay, gusto ko sinabi mo, Manjin, na wala kasing Estes si LJ ngayon. Kung titignan natin yung game 1, kaya naging sobrang effective ang ikot ni LJ with that Pakito tank is tuwing bumabalik siya ng mid lane, para siyang may whale. Ini-heal siya. Oo. Tapos babalik ulit siya sa jungle area ni Kiel para manapak. Eh, ang problema ngayon, hindi na bumabalik yung buhay niya. Eh, bakit di pa siya nakamove nung game 1? Nakambak kasi sila. Oo. Nabadrip. Pero ito, Manjin, grabe yung ginagawa ni Kaelra. Sobrang galing talaga na player ni Kaelra dito. First time ko makakita na zinozone out ng Harit yung Lunox. Nabanggit mo rin to, no? Kaibigang Umi sa akin, nalugi talaga yung Harit dyan, level 1, level 2. Oh, man, kahit hanggang level 4, tapatan mo ng Zaman Force, midnight, kasama ata kita nung kinas yung tinayuan lang ng Lunox yung Harit. Nanood si Harit. Tapos yung Lunox, nanonood lang din. Kasi, mangyayari, lugi sa XP si Harit kasi tatayuan lang ni Lunox sa harap yung Harit. Pero nakakakuha dito ng onting lead kahit pa paano si Kelra. Well, kasi nakita na rin ni Kel. So, sumuporta na si Kel doon sa baba. But still, Evos Legends trying to make ways na para ma-discomfort ang execration for this game. We're just having a little bit of technical issues, ladies and gentlemen. Pero here we go, we're now back. This time, may laban pala na naganap. Merong vacuum na naganap dito. Pero still, si LJ ang makakuha ng kakaibang kill as Jack Lou will fall down. Stick Stick coming in mula kay Renjo. Sino ang tutumba sa side ng Evos? Na lang. Si LJ na pa. Nakapag-shield siya pero patay din si Renjo. So execution, they will still get a kill. At kay KLBJ, mapupunta yung turtle. Well, it's a 2-for-2 exchange pero ang turtle napunta sa kamay na execution. So ibig sabihin ito, panalo naman sila sa trade. And gold distribution wise ay napunta kay Renzo at eto mas, I mean, mas maganda sana kung kikill BJ na punta ang kills, pero akil sa kill. Takto. Okay, may laban pa pala na magaganap dito. There you go. Ikot mula kay Rexy. Chakno, matatamaan ng vacuum. Pero si Kill BJ with the chase bait, sabay sapak doon sa mukha ni na Clover. Mapapagamit ang ulti. Nag-ulti si Persik sa hangin para makawala sa sapak. Sabi ni BJ, Clover, sabay tayong umuwi. Oh! Practice lang. Kinabahan si Evos Legends, sabi niya, si Chakno. Practice lang, nakita mo naman, pati tayo, nagulat doon. Pero ito ha, kung may flicker si Chakno doon, double kill na yun. Oh, yun nga, practice pero, nga kasi. Pero naano din kasi, nagamit yung flicker kasi, tinaan na din, inambahan ni LJ. Inambahan ni LJ. Pero ito, Manjin, Uomi. Execration sila, late game, lamang sila sa gold. Yun nga, yun na nga. Wala na tayong masabi pa, kundi yun nga. Yun nga. Pero ito isa pang maganda, Manjin. Yung trade kanina, ang ganda nung, anong ganda nung mindset ni Chakno, no? Bago siya mamatay, alam mo yung talagang Pilipinong-Pilipino. Laban pa. Oo, bayaning-bayani. Atapang-atao. Atapang-atao. Ulti mo. Alam mo naman ang mga tao sa Pilipinas, talagang literal na laban lang eh. Lalo na pagdating na nagtatrabaho sila, para kahit sobrang init. Di ba? Biyahe kung biyahe. Ganun, pinapakita ngayon ang execration. 2-3. Pero again ha, itong Team Evos, meron kasi sila nung tinatawag kong OML eh.
yung diversion play eh. Pwede kasi sila magulo dito, Kuya Umi eh. Sa late game eh. Ano yung WOMN? Basta, basta maganda yun. Oh, basta malupit yun. Oo. Mga plays. Oo, mga plays. Eto, speaking of play, Chaknu, siya mas set up on this time with the vacuum. But Zaman Force coming out of Kelra. Nako, kailangan na ata tumakbo. Mina LJ at Evos. Oh. May vacuum pang save dito. But ito, Max comes in with the save for Sick. Ang mawawala, that is a jungle laban sa tank. Oo, pero ito, Manjin, kailangan na matakot ni Evos Legends. Nakita mo yung damage yung sinuntok ni KelBJ, yung Lead Wanderer. 1,000 na yung damage nung Aldous. Ako, 1,000 kada sapak. Alam mo yung 1,000 kada sapak, siguro nagpabugbog na ako pag Pasko. Oh, si Pacquiao lang nakakagawa nun. Oo, Pacquiao. Oo, 1,000 kada sapak. Papipili ko isang sapak pa lang patayin na ako. Pero... Oh my glam, may laban na magaganap. Tama ka, Midnight. Yung sapak ni KelBJ ay hindi na pwedeng tiisin ng Evos Legends. Remember, kapag may kalabang kang Aldous, kahit anong mangyari, kapag tumagal ng tumagal, habang tumatagal, lalong natatalo, lalo kayong nalulugi. Hindi ata nag-set ng alarm clock eh. Well, ang problema dito, Manjin, masyadong late yung alarm clock. Kasi ang mahirap for Evos Legends, hindi rin sila makapush ng early game kasi nga may mga energy shields pa. This is one of the main reasons why Aldous lineups work. Kapag wala kayo pang contest ng objectives, pag wala kayo pang push ng towers, mahihirapan talaga kayo to end the game. Lalo na ngayon, Execration sila pa actually nagdi-dictate ng tower pressure. Si Kelra, nakakuha sa may bottom lane. So, tama ka, no? Parang wala ngang instant push sa side ng Evos Legends. Yung Lancelot lang siguro. Pero mabagal din yun eh. Oo, wala. Hindi rin talaga sila makakap siyang tower dito. Mm. Kaya medyo nakakagulat yung Alice pick ng Evos Legends kasi wala silang pressure. Meron silang teamfight, yes, pero si Execration naman kasi hindi naman naghahangad ng teamfight yun eh. Yeah. Gusto lang nila manuntok at mag-farm. Yun nga. And gusto ko rin mag-add pa sa point nyo. Kung titignan natin ang lineup ng Evos Legends, ha, 3 magic damage dealers, pero ang baba ng range nila. Kumbaga, mid-range mage, and minsan nga melee pa mage si Anti-Mage dito sa Alice, pero ang hindi maikli yung range. Siguro kaya rin sila nag-Alice kasi alam nila na late game ang scaling na gusto ng Exe, pero gusto na tapusin ng Exe. Ito, pumasok si Anti-Mage doon sa gilid. Okay, makakuha siya ng dalawa, but si KelBJ nga mapapagamit ng Chase Fate. Sapak para kay KelBJ dito, Anti-Mage mula sa likod. Biruin mo, Anti-Mage siya, pero Mage pangalan niya. Pwede na, gamit niya pala, Mage. Ayos ba yun? Ganun siya kalupit. Kung cosplay? Kumosplay lang pero naman. Pero ito na, dito ka na matatakot. Ito, pinag-uusapan natin itong Alice ni Anti-Mage. Baka kaya rin, ito yung kinuha kasi late game talaga yung scaling ng Alice, scaling ng Lunox. Kahit na makunat ng Aldous, kahit na makunat ang Kufra, kailangan ng respetuhin to ng Execration. Yeah, kasi nakikipagsabayan din sila sa timer ni Execration. So baka di talaga nag-ready ng alarm clock, Manjin, kasi ang plano, sabayan. Sabayan. Oo, hindi na nakikipagpaunahan ng Evos Legends ngayon, Chaknu. Sabay, kumbaga... Wala na silang paki sa alarm clock, pwede silang magpuyat. Tapos bukod pa doon, ang si Clover dito, this Lunox plus si Rexy on this Luwuyi, these are Durant's users. Kumbaga, pwede nilang i-pick up ang Necklace of Durant's para mabawasan talaga ang healing na nanggagaling dito kay Eto Max. So kailangan talaga mag-ingat ng Execration dito, even if meron silang late game insurance dito kay KelBJ. Ayan na, the Kikiam is real. Ay! Yun yung technique! Yun yung technique, pare! Kapag si... KelBJ, kukuha ng chase bait, magte-teleport out. Oo, pero si nagamit Louis. Yung dispersion, Manjin. Bait lang yun. Oo, jabaited. Siyempre, alam naman ni KelBJ yung technique talaga. Practice lang pala yun. Oo, sabi niya, kung titipi ka, di ka-canceling ko yung charge. Oo, pwede naman eh. Pero grabe yung technique na yun, ha? Kailangan mag-ingat ng exe dun sa mga ganong klase. Pwede kasing i-bait yun eh, di ba, Umi? Oo, minsan yung akala mo, nandoon na, tapos biglang sapak lang pala sa air. Grabe talaga minsan ang mga diversion na manggagaling sa mga Luwuyi players. Taking diversion, laban ngayon! Oy! Ang Lancelot this time, pero killing spree na yung gumagawa ng diversion. Oh no, medyo tagilid ang side ng Execration. Oh, no. Sabay may burst pa ng vacuum, hindi pwedeng magtabi-tabi ang Exe dahil killing spree this time. Si kaibigang Clover sabay bili ng Divine Glaive. Sabay pasok pa rin si Persik. Oh, grabe! Si Kuya Mo, Persik, pasok lang ng pasok. At ayon, ginamit na rin yung kanyang ultimate para makawala. Tatlo na wala sa side ng Execration. Renjo will just use the ultimate
para at least madepensahan yung tower na to. Nakakatakot na ang Evos Legends. Oo, Manjin, hindi lang pala late game ang gusto ng Evos Legends. Anti-UB strat din yung ginagawa ng Alice at Lunox. Kasi kapag nagdikit-dikit kayo, pare-parehas nyo mararamdaman yung ginawa nyo kanina sa Evos Legends. Sama-sama kayo sa ultimate ni Clover tsaka ni Anti-Mage. Oo nga, no, may vacuum. Oo, kapag nagkakauntugan na sila doon. And tuwing nag-uuntugan sila, bumabagsak din yung HP. Kung napansin natin doon sa final fight, medyo nahiwalay si Etomax dahil lahat sila na-pull sa center of gravity ng vacuum na yon ng Luo Yi. And Etomax had to flicker towards his teammate para lang makapaghilap at magkaroon ng safe place. Akala natin, it's all about Exe na. Pero again, ito nga yung respeto na sinasabi ng mga panel natin sa side ng Evos Legends. Na alam nila na darating itong Ubi strategy, nakita na nila sa mga VODs, nakita na nila sa mga TikTok itong Aldous. Kailangan mo lang ng mga AoE-centric late game skills Oo. Pati yung Order Billions pwede mo gamitin sa mga tabi-tabing heroes Exactly. Ilang beses na rin natin nakita to actually sa sarili nating MPL na nalulugi din ang blacklist against the Luo Yi and the Lunox. Kasi nga ang nature ng ginagawa nila ay sama-sama technique. And Execration, as much as possible, gusto rin nilang dikitan yung Aldous for cover. Kasi si Etomax, kailangan niyang i-heal si KelVJ dito. But at the same time, mahuhuli lang sila ni Anti-Mage siya ni Rexy. Oo nga, nako. This is looking bad dahil lamang na this time ang Evos Legends. Ano yun? Ito ha, medyo napaisip din lang ako. Looking at the hero selection of Execration, Jackno on this Kufra, Kelra on this Harit, ito yung mga miracle heroes Yung tipo na kahit anong lugi nila, pagdating yung tipo na akala mo matatapos na yung laro, base na lang, isang sapak na lang yung base, biglang makakabawi pa. May ganong magic pa. Tanda mo, 12 minutes is the magic number pag Execration. So, ibig sabihin, sinasabi mo, parang pasarap lang din tong game na to. Tignan natin. Kaso parang hindi. Kasi si Chakto 0-5 na Chakto 0-5 na Pero pwede naman. Tama pwede si naman. Kuya Manjin, tatandaan mo, 40 minutes, 28 seconds, the miracle set. Versus Bren Esports. Kaso ang sakit na nung Lunox or Zero Masakit. Ito pala yung itsura ng Kelra cosplay. Oo nga. Ang sakit na rin. Oy, pero ito, maganda ito ha. May laban dito. Chase bait para kay KelVJ. Pinakamalapit. Si Clover at tinarget. Oh! Ayan na. Una sa back para sa Lunox. Pero nagtabi-tabi ang Exe. Kumimalay kayo, Exe. Pero ayun si LJ. Yun naman pala. Kahit magtabi-tabi pa kayo. Kahit magtabi-tabi ka pa. Kahit iwan mo na. Focus! Si Atay Mage na nila. Ayan na, focus! Kera! Sino to? Si Rex, hindi nila nakaipi! Bye-bye! At ako, si Atay Mage lang ang natira. Kahit mag-iisa ka pa, buhatin mo, sinusukan na niya, nag-blowing blood na siya. At pinigilan niya pa yung Lord. At kahit mag-isa na lang siya, sinabunutan pa dito. Tinalunan pa, ang pinalik pa sa tropa. Ang kunat. Ano, babalik? Hindi mapatay. Teka lang, 5 seconds. Anti-Mage, wala nang mana. Ang tagal maubos ng mana, mga kaibigan. Ano buhay ba to? Pa rin si Anti-Mage. The longest battle of the century. Buhay na ba to? Buhay na yung mga kaibigan. Anti-Mage! Pati yung ano Lord. Si Anti-Mage, mga kaibigan. Si Lord, hindi na nakalakad. Hindi nakalakad si Lord. Grabe si Anti-Mage. Lima yun. Inupan. Yung mga men, walang paki si Anti-Mage. Ang ginawa ni Anti-Mage, focus. Iwan mo yung mga nandito. Iniwan niya yung mga kampi niya. Kahit magsawa kayo sa akin. Lord lang. Kahit teammates mo pa. Pero feeling ko nakatulong si Lord doon kasi mas madaming na nasasakin na blood ang alis natin doon. Grabe si Anti-Mage dito. Pero ito man. 6-0 po. Pero ito, magic, sabi sa'yo, magical number yung 12 minutes execration. Tama. Manjin. Hindi ko kinaya si Anti-Mage, man. 1-on-4 yun Yung Luo Yi, ang binubuo niya, mukhang Holy Crystal. Pero, yung Alice sa Winter Truncheon. Ngayon, ang pwedeng gawin ni KelVJ, sapakin niya ulit yung Luo Yi. Kasi kanina, una niya na-take down si Clover. Wala pang Winter Truncheon yung Lunox, so pwede pa niyang gawin yun. Pero remember, yung stacks, lumalaki pa yan sa side ni Execration, and pabuo na rin yung Athena Shield. Yeah, alam mo, Diversion play. Sige, mamaya na tayo mag-usap dahil may clash yung mga hari na naman. Kelra na mula na. Clover makakapag-burst. And KLBJ, sumasapak lang na sumasapak. Pero siya din ang nawawalan. It's Anti-Mage carrying Evos Legends dito sa game. 16-11. Ubos ang Exe. Ubos ang pangarap ng Exe Nation. Anti-Mage. Focus! Ito talaga, boy, trabaho! Kahit
teammates mo pa. Iwan mo na. Doon ka sa goal mo. Ito yung base. Kahit magsawa sila. At ubos ang base. At hindi tayo maaga uuwi dahil Evos Legends makukuha nila ang game number 2, anti-mage, anti-execration.